guys! Again, welcome back dito sa ating YouTube channel. Again, this is Yana and today's vlog, ishare ko sa inyo yung isang bangko na nag-o-offer ng personal loan. So, siguro kung makikita nyo yung mga previous vlog natin, nag-share tayo ng iba't ibang bangko na nag-o-offer ng personal loan. Pero kasi guys, sa mga client or sa mga iba na hindi na-aprubahan, or sa tingin nila parang hindi sila pumasa sa eligibility criteria ng mga ibang bangko na na-share natin, pwede nyo i-consider yung bank na ito. Actually, yung bangko na ito ay nag-offer din sila ng personal loan. At yung pagdating naman sa mga interest rate at yung amount na in-offer nila ay halos same lang din sa mga ibang bank na na-share ko sa inyo. So, bago natin pag-usapan, at kung meron sa inyong employed at gusto nyong mag-loan sa mga bangko, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page, Yana Insta Review, or pwede nyo rin akong i-message sa aking email address, amawanyana@gmail.com. At actually, kapag mag-email kayo sa akin, merong auto-reply na kailangan nyo sagutan yung pre-evaluation question. Kailangan nyo sagutan yun para malaman natin kung pre-qualified kayo na mag-apply ng loan sa mga bangko or hindi. Kasi minsan, nasasayang yung oras mo, tas yung oras ko kung humaba yung conversation natin, tapos hindi pala tayo qualified na mag-apply ng loan sa mga bangko. Kaya sana, sagutan nyo yung pre-evaluation questions. At actually, doon sa auto-reply na yon, meron ding nakalagay na eligibility criteria, requirements for employed and self-employed. Pwede nyo basahin yon para makita nyo kung pwede kayong makapag-apply ng loan sa mga bangko. Hey guys, kapag nakita ko na pre-qualified kayo na mag-loan, magsisend ako sa inyo ng application form. Ang kailangan nyo lang gawin ay sagutan yon at mag-email sa akin. Then, i-attach nyo nga yung mga forms, yung letter of authorization, yung consent form, and then syempre, kailangan nyo i-attach yung mga requirements. And ako na yung bahala na mag-process or mag-forward sa bank. Mag-antay ka na lang, usually 3 days to 7 days. Para doon sa application mo, it's either approved or declined. Let's get back to the topic. Or ang pag-uusapan natin ay itong si Equicom Savings Bank personal loan. Yung personal loan, itong si Equicom Savings Bank, you can start turning your plans into reality. Whether you want to plan for your dream family vacation, pang pa-improve ng bahay, gagamitin nyo para sa yung wedding, or pwede rin sa mga personal expenses or pang-improve ng inyong bahay or pang-travel. Pwede kayong makahiram kay Equicom Bank para meron kayong gagamitin dun mga mahalagang bagay na pangangailangan nyo. Okay, ito guys, yung features and benefits. Low and affordable loan rate. Quick and easy application. Borrow as much as 15,000 to 1 million. Ang maganda dito kay Equicom, medyo mababa yung pwede nyong mahirap. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga ibang bank, yung napag-usapan natin, ang minimum na pwedeng mautang sa kanila ay 30,000, 50,000. Yung mga iba pa nga ay 100,000 yung minimum na pwede nyong mautang. Pero dito kay Equicom, pwede kayong makautang ng 15,000 at ang maximum nga ay 1 million. And wala din siyang collateral, wala din siyang guarantor. Same lang din naman sa mga ibang bank na nai-upload ko before and fixed monthly repayment. Okay, kung na-try nyo kasi yung mga lending or yung mga ibang nagpapautang, parang hindi naka-fix yung monthly payment, especially din sa mga OLAS, di ba? So, ito yung mga requirements na kailangan nyo i-submit once na gusto nyo mag-apply ng loan dito nga kay Equicom. Dapat meron tayong filled out and signed application form. So, don't worry kasi ito naman ay pinoprovide ni bank mismo. Ang kailangan nyo lang gawin ay sagutan and then syempre ilagay natin yung ating printed name and signature. At dapat po meron kayong photocopy of company ID with pictures and signature. And then, dapat din ho makapag-provide tayo ng photocopy of one valid government issued ID with 3 specimen signature at yung latest credit card statement of account. And then, yung proof of residence address, either of the following, yung proof of billing, like nga yung mga utility bill, or yung mga lease contract under borrower's name, and the latest one government ID with residence address, driver's license, postal ID, NBI clearance, police clearance, and etc. At latest original 1-month payslip. Ang maganda dito kay Equicom, 1-month latest payslip lang yung
isasubmit natin. Kasi diba sa mga iba, mayroong 3 months latest payslip, mayroong 2 months latest payslip, pero ito kay Equicom ay 1 month latest payslip lang. Same lang din naman dun sa mga ibang bank na na-discuss natin. 1 month latest payslip lang din yung hinahanap nila. Okay? At ito nga guys, yung mga eligibility criteria. At least 21 years old and must not be more than 65 years old upon loan maturity. Dapat ito po yung edad natin ay nasa bracket ng 21 hanggang 65 years old upon loan maturity and with office or residence landline number. Ito yung isa sa mga naging reason kung bakit matagal yung pag-process ng application ni client. Kasi minsan yung nilalagay nila sa application form ay doon sa company number, parang nilalagyan lang nila ng mobile number. Eh, ang tinatanggap kasi usually ng mga banko talaga ay landline number. At para sa mga empleyado or for employed applicant na gustong mag-apply ng loan kay Equicom, must be a regular or permanent employee. And tenure with the current employer must be at least 6 months. And total employment tenure must be at least 1 year. And basic monthly salary must be at least 20,000 for Metro Manila and 15,000 for Visayas and Mindanao area. Dapat yung basic monthly salary, kapag ikaw ay nakatira sa Metro Manila, ang dapat sahod natin ay 20,000 basic monthly salary, and kapag naman nasa area ka ng Visayas and Mindanao, 15,000 lang naman yung dapat na sahod natin. So, ayan lang naman guys, yung mga kailangan yung tandaan kapag gusto nyo yung mag-try na mag-apply ng loan dito nga kay Equicom. So, magbigay lang ako ng reminders. Actually, nakita ko lang din ito. Kapag naprubahan yung loan application nyo, eh, syempre magbabayad na tayo ng monthly amortization. Make sure na doon tayo magbayad mismo sa bank or sa mga empleyado talaga ni Equicom Bank. Yung mga agent po or sales agent referrers are not allowed to collect any fees of whatever nature on behalf of the bank. And any payment made to individuals, entities not authorized by the bank will not be binding on the bank. And then, personal loan applications are subject to bank's approval and interest rates are subject to change. Tier 1 interest rates apply subject to bank review and approval. And then the computation for monthly amortization serve as a guide only. And then the bank, at its sole discretion, will determine the final loan amount, terms, and amortization to be approved. Okay? Minsan kasi kung ano yung nilagay natin na amount doon sa application form at yung terms ay minsan hindi yon yung naaprubahan. Like for example, ang nilagay mo ay 100,000 yung loan amount at nilagay mo na 24 months yung payment terms. Kaya lang nung titignan ni bank yung salary natin, inaprubahan nila yung 100,000 pero ang nilagay ni bank na loan terms ay 36 months. Kasi parang sa tingin nila baka medyo mahihirapan ka doon sa magiging monthly amortization mo kapag 24 months lang yung i-approve nila. Kaya minsan, kung ano yung nakikita ni bank, yun po yung nasusunod. Kung ano sa yung tingin nila na makakabayad ka ng maayos, yung hindi ka mahihirapan. At syempre, magiging maganda yung record natin sa mga banko. May mga na-experience ako before na client na parang na-approvehan sila ng like 300,000, 400,000, and then yung terms na nilagay ni banko ay 36 months. And then si client, parang gusto nila na gawing 18 months, gawing 24 months, hindi po pwede yung ganun. Kasi kung ano yung nakita ni bank na mas makabubuti sa'yo, yung sa tingin nila na makakabayad ka talaga, na hindi tayo pumalya sa ating pagbabayad, yun yung i-approve nila. Siguro, insan pwedeng i-extend. Kung yung loan terms, halimbawa, ang inaprubahan ni bank ay 24 months, pero gusto mo yung 36 months at medyo bata ka pa naman, 30 pa lang naman yung edad mo, siguro pwedeng gawing 36 months yung maging payment terms. Pero kung yung edad mo ay 60 or 63, then binigyan ka ni bank ng 24 months para ma-settle yung loan mo. Tapos gusto mong gawing 36 months, parang medyo malabo. Halos lahat ng mga bangko, kung ano kasi yung nakikita nila na makakabayad si client ng maayos, yung sa tingin nila kakayanin ni client, yung magiging monthly amortization, iyon yung ina-approve nila. So anyway guys, sana meron kayong nakuha na idea. Kung gusto nyo mag-loan sa mga bangko, pwede kayong mag-message sa akin email
amawanyana@gmail.com or pwede rin kayong mag-message sa aking Facebook page. Yan na Insta Review. Thank you for watching and bye-bye!